Hello, hello mga ka-best friend. Kumusta kayo lahat dyan? Anong balita sa inyo? At anong balita sa atin? Sa oras nito ay tuturuan ko kayo kung paano maglagay ng cards sa inyong videos para sa tuwing pinapanood nila yung inyong mga videos ay meron yung mga nakikita ninyo dyan ng parang mga suggestions na lumilitaw dyan sa taas ng inyong screen. So ngayon, nandito tayo ngayon at tuturuan ko kayo kung paano. Meron akong video rito na pwede natin gawa ng example. Ito po yun. Unang-una, punta muna kayo rito sa Chrome. Tapos may makikita kayo dyan sa taas na tatlong tuldok. Yan. Pindutin po natin yan. Yan, naka-distart set na po siya. Dapat yung inyong cellphone ay dapat isit nyo sa distart. So ngayon, nandito na kayo. Pipindutin nyo tong sa part na to. Pag nakita nyo yung creator studio, tapos medyo nakapula na sa dashboard po tayo. Tapos, dito meron po tayo makitang video manager. Pindutin po natin yung may parang arrow dyan. Antayin po natin. Yan. Pag lumitaw po yan, saka po natin pipindutin yung ating gustong yung video na lang gusto natin lagyan ng cards. So ngayon, kapag nandyan na po tayo, at meron na po tayo nakitang video na napili. Kunwari, ito, retainer. Ito, kaka-upload ko lang. So ngayon, pindutin po natin yung edit. Pagkatapos napindot po natin yung edit, saka natin hahanapin yung cards. Yan na nakalagay. Yan po. So yan po yung video na lagyan natin yung cards. Kapag maglalagay po tayo ng cards, pipindutin lang po natin yung add card. Yan. Saka natin pipindutin yung create. Yan. Tapos pag napindot po natin yung create, makikita natin yung lumabas na mga videos, yung mga nakaraan, mga olds na videos. Kung sakaling meron na tayong napili, katulad nito, kunwari napili natin itong dental lab tools. Ayan, ang equipments. So, ipipindutin lang po natin yan. Saka po natin, pipindutin yung create card. Ayan. Antayin lang po natin. Ayan. Pag napindut po natin, punta tayo doon sa screen. At may nakikita tayo dito sa i-adjust lang po natin kung saan po natin gusto ilagay yung na lumitaw yung parang suggestion na nakalagay dyan sa taas. Pwede natin ilipat-lipat po yan. Yan katulad yan. Yan. Kunwari yan sa 0.50 ganyan. Nandyan po yan. Tapos kung gusto nyo pang magdagdag ng cards, i-adjust nyo ulit siya kung saan nyo gustong mapunta. Yan. Kung saling dyan sa may 152 kasi may mga na yun. May mga time yan. Yan. Kung gusto nyo meron ulit na lalabas na cards dyan, dyan nyo ilalagay. Tapos balik kayo ulit dun sa may add card. Yan. Tapos pindutin nyo ulit yung video or playlist. Yan. Tapos create. Hanap kayo ulit na gusto nyo ilagay na suggestion na cards. Kung gusto nyo ilagay itong isa. Yan. Yung shoot lang. Pindutin po natin yan. Pagkatapos natin pindutin yan. Nag-highlights na siya. Saka natin pindutin itong create card. Yan. Antayin lang po natin. Pag okay na siya, makita naman natin dito. Yan. Yan yung mga nilagay. Yan. Ganun lang po yan. Ulit-ulit. Gusto nyo ulit magdagdag. I-adjust nyo ulit itong kulay blue na yan. Pag na-adjust nyo yan, add kayo ulit ng card. Ayan. Pindut kayo ulit ng video. Dito sa may video list. Tapos playlist. I'm sorry. Tapos pindutin yung create. Sa gusto nyo itong funny videos. Pwede ulit yan. Pag nandiyan na kayo, saka nyo ulit pindutin yung card. Create card. Ayan. Di sumitatlo na yan. So, pwede naman kayo maglagay kahit na hanggang 4. Kasi hanggang 4 lang naman yan. Tapos, saka natin, kung gusto natin maglagay ulit, ganun ulit lang yan, paulit-ulit lang po yan. Okay, i-adjust po natin yan. Yan. Tapos, balik ulit tayo doon sa may add card. Create ulit. Tapos, pili po ulit. Tapos, pili po ulit tayo ng mga videos natin na pwede natin ilagay. Kunwari itong, yan na to, yung medyo okay-okay. Kunwari yan, yung sibuyas, yan. Pindutin natin yan. Tapos, balik ulit tayo sa create card. Yan. Hanggang lang po natin. Saka po natin. Yan. Para malaman po natin na gumagana siya, i-play lang natin na i-play kung talagang gumagana siya. Para medyo mabilis, lagay natin siya rito. Para dyan na siya kagad. Okay, play natin. So, yan po. Wow! Yan yung, kung kailan natapat yung kulay blue, niyan, dun lilitaw po yung parang suggestion. Ulitin po natin. So, ayan po. Lumitaw na po siya.
ilang segundo lang yan, mawawala na rin yan eh. Pagka lumagpas po siya doon sa ano, sa sinet natin. Lipat ulit natin siya. Dito na, dito naman. Sa bila. Yan, milimito na naman siya. Milimito na naman na parang suggested shot lang parang. Tapos ganoon din. Parang gusto kong lipat dito sa may parang kita tong. Yan, para pantay siya. Tapos dito naman sa kabila naman lipat natin. Kasi may gagawin pa ako eh. Tuturo ko rin pala sa inyo, mga best friend, kung paano maglagay ng ends screen yung mga nakikita ninyo dyan sa gilid. Diba yung mga iba, nakikita nila kung paano naglalagay ng ends screen. Kung gusto nyo matutunan kung paano maglagay ng ends screen, same lang po siya ng procedure. Ikaw rin kung saan mo gusto ilagay yung mga lilitaw na mga titles o kaya mga videos dyan sa screen mo. Pagka patapos na yung video, ililitaw yung end screen. So, yan. Naituro ko na sa inyo kung paano maglagay ng mga cards, ganyan, mga suggestions, ganyan. So, ang ituturo ko naman sa inyo ay kung paano maglagay ng end screen. So, yan. Balik po tayo rito. Punta tayo dun sa taas. So, kung nakita ninyo yung kulay pula dyan, nasa cards, yan po yan. Kung gusto nyo maglagay ng end screen, yung mga nakita nyo dyan sa gilid-gilid. Ito lang po. Pindutin nyo lang po yung katabi ng cards dyan sa may end screen. Pindutin po nyo yan, tapos lilipat lang po kayo dyan. So ngayon, kapag nandiyan na po tayo, lipat nyo lang po yung kulay blue kung sa nyo gustong makitang ano, lumitaw yung end screen dyan sa video nyo. So yan po. Yun yung guide, yung nakita ninyo dyan. Diyan natin lagay yung ano, kung saan part na lilipat po yung end screen dyan. Pagka narating po nyo yung 450, ay dyan na po maglilitawan ng yung mga nilagay na mga screen. Saka po tayo pupunta doon sa add element. Yan. Pindutin po natin yung kulay blue. Tapos may lilitaw dyan yung mga pagpipilian, video, or playlist, subscribe channel, o kaya mga links. Yan, etc. Pupunta lang po tayo rito sa video or playlist. Yan. Saka pindutin po natin yung create. Yan. Pag nandito na po tayo sa ano, pag lumitaw po dyan, bali may tatlong pagpipilian po dyan. So ngayon ang pipiliin nyo dyan yung pinakababa. Yung ano, choose a video for playlist. Kapag napindot na po natin yan, lilitaw po yung mga video na nandyan sa baba. Yan yung mga pagpipilian ninyo kung saan nyo, kung alin yung mga videos na gusto nyong lumitaw dun sa end screen ninyo. Total, dental naman to yung ano, video. Hanapin din natin yung related din dun sa video na yun. Kumari ito, dental. Yan, how to make an invisible retainer yan. Pag napindot nyo na po yan, punta tayo dun sa pinakababa. Makita natin yung create element. Pindutin po natin yan. Tapos, ayan po, lumita na po siya dito sa pinakadulo ng screen natin. So ngayon, mag-umpisa siya, lilitaw po siya sa 51. Ayan. Tapos, ibaba po natin siya para makita natin yung nailagay natin. So ngayon, makikita po natin siya dito sa bandang taas. Ayan. Ayan po. Makita po natin yan. Pwede rin po natin ano, ilipat yan. Kung saan natin gustong ilipat, pwedeng sa kabilang side, sa babang side, o kaya dito. Yan. Pwede rin naman siya dito sa gitna. Yan. Ito, kung saan gustong ilipat yung ano, gusto mong mga napili mong video na makita sa end screen mo. So yan. Kung sakaling dito natin ilagay, pwede rin po dyan. At saka kung gusto po natin magdagdag ulit ng maglagay po tayo ulit ng video, makita po ulit ng mga manonood kapag nakita nila yun. Mapapaklik ulit sila dahil meron ulit silang nakita na video sa inyong dulong video. So para mapaparami po ang inyong mga views dahil pagka nakita po nila yung mga ibang video nyo ay nakalatag po dyan sa screen ninyo. Yun, mapapaklik po sila. Magdadagdag po ulit tayo ng videos, mga suggestion na videos sa ating end screen. Pipindutin lang po ulit natin yung add element. Ayan. Pindutin po natin yung create, tapos yung pinakadulo, yung choose a video or playlist. Pindutin po natin yan, tapos may lilitaw na mga videos na pwede nyo pagpipilian. So ayan po, kung nakita ninyo, yung kanina ay related siya sa, ano, sa dental, yung about yung video po natin. Ito naman po ang ilalagay po natin, mga dental din. Antayin po natin. Yan. Makita po natin siya rito sa may upper side yung nilagay po natin. Tulad ng sinabi ko sa inyo po kanina, pwede po natin patlipat po yung kung saan po natin gustong lagay, pwedeng itabi natin dyan, pwedeng ilagay natin dyan, pwedeng dyan, sa gitna, sa may side yan. Pwede po natin ilagay kung saan natin gusto. Pero ang
pwede lang po natin may ilagay is apat. Hindi po natin na hanggang dalawa lang. At pag okay na po, pwede naman po siyang i-save. Save natin siya. Yan. Play natin. Yun, lumitaw. So, ayan po. Total, nandito naman na po tayo. Ilubos-lubosin. Lubos-lubosin na po natin. Pagdating po ng end screen, biglang lilitaw yung mga suggestion na mga videos. Punta tayo ulit dito sa add element. Yan. Yung pinakamaikli ng video, doon yung nilalagay. Nakatapos na. Kasi kapag medyo matagal pa matatapos yung video ninyo, tapos biglang lilitaw yung mga nilagay ninyong suggestion video, yung mga ibang manonood, hindi na nila mapapanood yung mga nakahuling sandali. Yung mga sandali ng inyong video. Dahil natakpan na sila ng mga mga suggestion video. So ngayon, magdadagdag ulit tayo. Gusto ko gawin yung apat eh. Magdadagdag ulit tayo ng ulit tayo doon sa create element. Tapos antayin lang po natin. Tapos lumitaw na po siya dyan sa may kahiliran na po siya. So hanggang dyan lang po ang pwede natin nilagay kasi hanggang apat lang yon nakita po natin yung pang-apat. Pag nasave po yan, pag nasave na po yan, okay na po siya. Mas maganda po yata na panoorin natin siya doon sa ating mismong video kung talagang gumagana siya. Kung cellphone man ang ating ginagamit, punta tayo dito sa YouTube. So ito po yung ating bagong upload. Titingnan natin yung mga nilagay natin mga cards at saka mga end screen. Wow! So basta ipinakita ko lang sa inyo kung paano ko ginagawa yung paglalagay ng end screen, yung mga lumilitaw dyan kapag katapos na yung mga videos. Sana meron kayong natutunan. So, ayan lang po ang aking mai-share sa inyo. Hindi naman ako eksperto, natutunan ko lang din to. At saka gusto ko lang pong mai-share sa inyo, lalo na sa mga baguhang mga YouTuber at saka yung mga nakita ko na mga napapanood ko mga video dati. Paano kayang ginagawa niyan? Paano nila ginagawa yung mga ganyang bagay, yung mga sa in-screen? So, ayan po mga ka-best friend na medyo napapahaba na po tayo sa ating video. So, kung meron po kayong mga iba pang mga katanungan o kaya gustong i-suggest na aking gagawin, mag-comment lang po kayo dyan sa baba. At kung ito ay bago ka pa lang sa panonood ng aking channel, kung nakatulong sa iyo ang video na to ay huwag mong kalimutang mag-like at pindutin na rin yung subscribe button. So hanggang dyan na lang muna mga best friend at magkita-kita ulit sa susunod kong mga tutorial. So maraming salamat. Hanggang sa muli. Bye-bye!